Yo, what's up mga bossing and welcome to another video. Pag-usapan naman natin ngayon kung bakit si Kiefer Ravena ang kinuha ni Coach Tim Cone para ipalit sa nawalang slot ni Jason Castro. Tumutok lang dito mga boss dahil yan ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pero mga boss, para sa mga bago lamang dito ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video ay i-click mo na din ang notification bell sa tabi nito. Bago at pagkatapos pa lamang ng nagdaang FIBA World Cup ay may ilan na din akong nabasa na ilang mga negative comments regarding kay Kiefer Ravena. Pero mga boss, bakit nga ba siya ang napili ni Coach Tim Cone para idagdag sa nabawasan niyang 15-man pool? Well mga boss, sasagutin natin yan dahil magbibigay ako ng sa tingin ko ay limang rason kung bakit nga ba. Una ay ang magandang stats niya sa liga at ng team niya na NLEX Road Warriors. Hindi din naman natin may pagkakaila na isa din naman siya sa dahilan kung bakit pinakamainit na team ngayon sa PBA ang NLEX Road Warriors. At sa ngayon nga ay nag-a-average siya ng 16.5 points, 6 rebounds at mahigit 9 assists per game. Pangalawa ay ang kanyang pagiging leader sa loob ng court. Mga boss, nakilala si Kiefer Ravena sa pagiging isang mahusay na leader sa loob ng court magmula pa sa kanyang UAAP career. O kahit pa nga nung Eaglets pa lamang siya. Meron nga siyang dalawang championship sa UAAP at dalawang beses din siyang nanalo ng MVP award. Pangatlong rason mga boss ay ang kanyang malalim na experience. Sa murang edad niya na 26 ay madami na nga din siyang napagdaanan sa larangan ng basketball. Nakapaglaro na din siya sa iba't ibang international team gaya ng Alab Pilipinas, Mighty Sports Philippines at sa ating pambansang kukunan na Gilas Pilipinas. Idagdag mo pa dyan ang paglahok niya sa NBA D-League taong 2016. Kung mapipili nga siya para sa Final 12 lineup ay ito na ang kanyang panglimang sunod na beses na makakapaglaro sa SEA Games. Dahil nga simula pa noong 2011 ay kasama na siya sa lineup ng Gilas Cadets at lahat ngayon ay puro gold medals. At ang pinakang huli nga ay nang mapasama siya sa Gilas lineup sa nagdaang FIBA World Cup. Umuwi man silang walang panalo pero isang malaking credit pa din yun at dagdag experience din sa kanya. Kita naman ang naging resulta sa laro niya ngayon. Pang-apat ay ang kanyang special skills. Alam naman natin na kahit na napakadami pa din ang mahusay na gwardiya sa PBA ay masasabi pa din natin na naiiba pa din si Kiefer sa kanila dahil meron siyang ibang skills na wala ang ibang mga players. Ayon pa nga kay Coach Tim Cone ay isa pa din siyang extraordinary at malaki ang maitutulong niya sa team. Makikita mo nga ang maturity ng laro niya sa loob ng court at sigurado ako na hindi pa din ito ang magiging huling laro niya para sa international basketball. Kaya naman ang panghuling rason kung bakit siya sinama sa pool ay dahil nag-i-invest pa din ang Philippine basketball para sa mga young guns na gaya niya. Kung mahahasa pa nga ng gusto si Kiefer ay malaki pa din ang magiging credit ito para sa future ng Philippine basketball. Hindi lang naman si coach team ang nag-decide dito kundi ang buong coaching staff na rin. At hindi din malayo na may basbas pa din ito galing sa big boss ng SBP na si Manny Pangilinan. So yun nga mga boss ang limang rason na sa tingin ko kung bakit sinama pa din si Kiefer sa 15-man pool. Bagamat hindi pa din nakakapili si coach team kung sino ang papasok sa kanyang final 12 lineup ay sa tingin ko naman ay meron siyang mga 75% chance na mapili. Pero kung meron pa kayong gustong idagdag tungkol sa naging topic natin sa ngayon ay pakisulat na lang sa comment section at isa-isa nating babasahin yan. Hanggang dito na lamang muna tayo sa ngayon mga boss. Don't forget to hit the like and subscribe here. This is Space Jam Sports Channel. Goodbye!